Kung pupunta ka rito sa Canada or kung nasa Canada ka na ngayon, pwede mong maisama dito ang iyong asawa, pati mga anak, either permanent resident or with open work permit. Ano ba ang immigration program na ito at paano ito gagawin? Yan ang ating topic ngayon, guys. Kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back to Menchie Speak and Live. Si Ate Menchie po ito. Muli, may topic na naman tayo tungkol sa kung paano pumunta sa Canada. Kung interesado kayo sa ganitong mga paksa, you may consider subscribing sa ating channel. Pwede rin niyong i-share ang aking video sa mga friends ninyo. You can also join me sa ating Facebook page na Menchie's Philcan Life. And you can join and be a member of this channel. At gusto kong pasalamatan ng ating mga channel members, Adel Pasalon, Franklin O5 Bakilo, Demel Dalial, Bong Manubag, Joya Cascarcueva, Alma Napoles Lakin, Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Andy Lauron, Chevy Dallanado, Lizelle Belenson, JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. At ngayon guys, punta na tayo kaagad sa ating topic. Pwede mong isama sa Canada ang iyong pamilya sa iba't iba po ang mga immigration programs. Ang Canada po ay nagbibigay halaga sa family reunification, yung magiging produktibo ka kung kasama mo ang pamilya mo. Kaya bukod sa mga immigration programs para sa mga workers and immigrants, students, visitor, etc., meron din pong kalakip na programa para isama ang asawa at anak, pamilya. Okay? So, when we say asawa, yung spouse if you are married, and common law partner, tinatanggap po dito ang common law partner, hindi kasal pero nagsasama ng at least 1 year, at meron kayong patunay na kayo'y magkasama for a conjugal relationship. Yun po yun. At least isang taong nagsasama. Common law partner ang tawag po nila dyan. So, anong mga programa ito? Yan ang ating bibigyan ng hindi todong paliwanag kasi medyo marami-rami po ito. Just a bird's eye view kung paano gawin. Halimbawa na lang po ay ang family sponsorship. Ito ay para doon sa Canadian citizen or permanent resident na ang status pero wala pa dito ang pamilya. Siguro yung iba'y bagong kinasal lamang o yung iba pumunta rito na nauna muna ang isa na miyembro ng pamilya, si tatay or si nanay, pero iniwan muna sa Pilipinas o sa ibang bansa ang kanyang pamilya. And ngayon, PR na or citizen na, then pwede mong papuntahin dito ang iyong asawa, common law partner, at anak or mga anak. Ito po yung sinasabi ko kanina na they will come here as permanent resident. Yan. Ang eligibility lang dito guys ay kailangan PR or citizen of Canada. And number 2, that you can support your family financially pagdating nila dito. So, pag sinabing you can support financially, usually, mag-a-attach kayo sa inyong application o sa application nila ng mga financial statement mo. Number 1 pong kinikredit dito as financial statement mo ay ang iyong tax nung nakalipas na taon. Yung in-file mo na tax. Kasi doon po sa income tax mo, nakasulat kung magkano yung kinita mo, magkano yung annual mong income. Yan. And then, maaaring isama rin ang iyong bank statement. Yun. Usually, yung dalawang yun ang magkakambal. Sino ang pwede mong sponsoran? Sa ilalim po ng family sponsorship, ang iyong spouse, if you are legally married sa kanya, of either sex. Kung ano man pong gender, hindi po problema yon. So, legally married, o di kaya po ay common law partner. Living with you for 12 months or 1 year, at may patunay kayo niyan. How to apply? Online application, guys. Dalawang application po ito. Ang isa, you must apply to become the sponsor and your spouse or your partner and children will apply also. So, dalawang application po. Lahat ng yan, makikita nyo ang mga instructions
sa IRCC website. Sa mga videos ko guys, laging may link ako sa description box para makita ninyo ang mga higit pang detalye na mga impormasyon. Magkano ang bayad? Ang fees po to apply for permanent residency ay mas mahal. $1,080 para sa inyong application. Ang child ay $150. Yan. Gaano katagal ang processing time po ng family sponsorship sang ayon sa website ng IRCC? 13 months. Sigurado ba akong 13 months? Hindi po. Maaring lalampas pa doon. Swerte nyo kung mas napaiksi. Pwede mong dalahin ang iyong pamilya rito as permanent resident agad. Pag landing nila, PR po sila. Alamin naman natin dun sa kasunod nating i-discuss kung 13 months. You can also bring your family here guys kung kayo ay worker. Yan, ang inyong status ay meron kayong work permit. At ito, nangyayari na po ito ngayon. Kailangan na ang principal applicant po ay mayroong work permit. Siya ay holder ng work permit. Who can apply? Ang pwede pong mag-apply dito ay family member may be eligible for an open work permit under the temporary measure kung foreign worker kayo. So, magkakaroon ng open work permit ang spouse. Ibig sabihin nito, mas maganda pa yung work permit ng spouse kaysa roon sa main applicant. O kasi yung main applicant ay specific work permit and then yung spouse at saka eligible children ay open work permit, pwedeng makahanap ng trabaho na any job na pwede siya. Ngayon guys, ang pwede mag-apply dito ay kasama po yung mga matataas na skills or mga tier 0 to 3 at kasama rin po ang low skills na skills 4 and 5. Lahat yan pareho. So, principal foreign worker requirements, meron pong ang requirements po dyan ay kailangan ikaw ay may work permit, tapos ikaw ay tier 0, 1 to 3, at you are living or plan to live in Canada while you are working. Ang requirement naman po sa family member, yung i-apply mo for open work permit, kailangan sila ay qualified sa general na eligibility requirement ng work permit. Hindi sila inadmissible, kumpleto sila sa mga requirements, magkakaroon din sila ng medical exam. Ganun din naman guys ang requirements sa mga low-skilled, yung tier 4 and 5. Kailangan ay meron siyang active na or valid na work permit. Dapat ang kanyang work permit ay valid for at least 6 months pa. Kailangan ikaw ay nasa tier 4 and 5. You are living or you plan to live in Canada while you are working. Meron pong sinasabing who are not eligible by this time. Kung ikaw, ang work permit mo is under the low wage stream. Kung ikaw ay nasa seasonal agricultural stream, hindi rin po kasama dito. When to apply? Kailan nyo pwedeng i-apply ang open work permit? Ito, marami ding nagtatanong sa akin, kailan po ba ako pwedeng mag-apply as spouse? Ang sagot guys, ang ayon sa website ng IRCC, it depends on your situation or your family situation. You will be able to apply for work permit at the same time as you. Pwedeng kasabay ng iyong application either online or at the port of entry. Usually, it's online. Ano po? So, pag-a-apply ninyo, pwede na rin i-apply sila. You need to apply separately or after arrival in Canada. Pwedeng mag-apply din separately or pwedeng nasa Canada ka na as the main applicant, saka siya mag-a-apply. Depende sa inyong pangangailangan. So, sa tanong na yan, pwedeng magkasabay na kayo or pwedeng later. Ito ang mga major na mga requirements, guys. Proof of relationship ninyo sa principal applicant, marriage certificate, or kung kayo ay common law partner, then magpapakita kayo ng mga patunay na kayo ay may conjugal relationship, magkasama kayong naninirahan sa isang bahay, yung mga address ninyo magkapareho, yung mga ganun, at iba pang mga magkasama kayo sa titulo ng whatever na meron kayong properties, etc. Proof that the principal applicant can or will be legally authorized to work in Canada. Patunay na ang principal applicant ay may trabaho at may status siya dito, ano ang kanyang permit, ano ang work permit niya. Proof that the principal applicant can work in Canada for at least 6 months after we receive the application ng family.
proof that the principal applicant is working in an occupation in Tier 4 and 5 of the National Occupation Classification System or yung NOC. Magkano ang fee? Open work permit guys, $100. Biometrics, $85. At para naman sa mga international students, pwede rin ninyong isama ang inyong pamilya papunta rito bilang isang open work permit holder. Your spouse or common law partner may be eligible for an open work permit kung kayo ay merong valid study permit and eligible for a post-graduation work permit. Ganun din guys ang application, pwedeng kasabay na i-apply kasabay ng inyong application ang para sa inyong spouse and children. Ang estudyante dapat ay magkakaroon ng post-graduation work permit. Kaya po, be careful guys sa pag-apply sa school. Kailangan ng inyong pinag-enrollan na eskwelahan ay isang DLI, isa pong Designated Learning Institution sa Canada. Kasi sila lang yung nag-offer ng post-graduation work permit. Ano mangyayari sa open work permit na spouse kung ikaw ay may PGWP? Then, magpapatuloy po ang kanyang pagiging open work permit holder habang ang isang estudyante ay nasa post-graduation work permit na. Ayan. Diba napakaganda? Pero, guys, sa estudyante, ang inyong proof of funds ay madadagdagan kung kasama ang spouse at ang anak. Ang proof of funds para sa isang estudyante ay $10,000 Canadian dollars. Kung kasama ang spouse, dapat may additional pa na $4,000 at ang bata ay $3,000. Total of $17,000 kung kayo ay tatlo. Kung apat yan, another $3,000 na idadagdag mo and that's only good for 1 year. Yan po ang magiging pagkakaiba ng open work permit for student and open work permit for worker. Sa student, may additional po na proof of funds kung kasama ang pamilya. So, ilan lang po ito guys sa mga family reunification program. Meron pang mga grandparents sponsorship, meron pang super visa para sa mga parents, at iba pa na ating pwedeng talakayin sa kasunod naman nating mga videos. Maraming salamat po sa nakapagdagdag sa inyo ng impormasyon ang ating video na ito. Kung nagustuhan ninyo ang ating topic about Canada, you may consider subscribing sa Menchie's Philippine Life. Pwede rin kayong mag-share ng aking video sa mga friends nyo. You can also follow me sa ating Facebook page na Menchie's Philippine Life. You can also join and be a member of this channel. Thank you po sa ating mga channel members. Adel Pasalon, Franklin O5 Makilo, Demel Dalial, Bong Manubag, Joya Cascarcueva, Alma Napoles Lakin, Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Andy Lauron, Chevy Dallanado, Lizelle Belenson, JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Yan na muna guys. Hanggang sa susunod. Si Ate Menchie po ito mula sa Toronto, Ontario, Canada. Bye! See you again!